guys, magandang araw sa inyong lahat. Nasaan man kayo ngayon, sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. Ngayon nga, ang gagawin natin ay pupuntahan natin ang aking iniidolong tiyuhin na si Dominador Ode, ang aking takbuhan nung ako ay nagigipit nung araw, at sana naman ay matulong po siya ngayon. At bala kong isali siya sa ating gagawing Thanksgiving sa gift kapamilya, entry number 3 ng Timpugi. Tara guys, samahan niyo ako para na makita niyo ang kalagayan ng aking mahal na tiyuhin. Hi guys, magandang araw po sa ating lahat. Ngayon nga po pala ay nandito ako sa aking tiyahin para bisitahin ang aking tiyuhin na dito nakikitara sa aking tiyahin. At maraming salamat po sa Timpugi dahil ako ay napasali sa inyong group. Ito po ang aking tiyahin na si Tia Laude. Magandang umaga po, Tia. Kumusta naman po ang kalagayan ng ating ng aking tiyuhin? Ayan nga eh, may sakit na naman, hinihingal na naman. Isa-isa na naman ang hininga. Ano po ba ang naging sakit ng tiyo? Nung pinacheck up namin, ang sabi sa baga, nagsuka po ng dugo. Ah, sumusuka na siya ng dugo. Ilang pero ngayon naman, hindi naman na siya sumusuka ng dugo. Ilang taon na po ba siya? Ilang taon ka naman, Ming? May 461. Yan po ang edad ng tiyuhin ko ay 61 na po. Siya po ay walang pamilya, walang anak, walang asawa at nakikita lang dito. At ito po ang ating interview ngayon. Yan po ang aking tiyuhin na gusto kong tulungan. Nung ako po ay medyo nagigipit doon ng araw, yan po ang aking takbuhan, aking sandigan, ang aking laging karamay sa problema. Kaya sana naman po ngayong siya naman ang nangailangan, sana naman ay mabigyan ko siya ng tulong sa pamamagitan po ng ating gagawing sagip kapamilya Thanksgiving ng Timpugi. Ilang taong ka ng ano? Ilang taong ka ng ganyan ang nararamdaman? 20 na. Matagal na? Mga 5 o... Oo, nagtitiis lang yung pag-ganyan-ganyan. Ang tagal na. 15. Ang mga 15 years na po siyang ganyan. Nakikitira lang po siya dito sa aking tiyahin, sa kanyang kapatid. Siya po ay sulong buhay. Yan. Ito po ang kanyang, ito ang kanilang tahanan. Dito po. Ayan. Kung saan siya natutulog. Saan ka man natutulog dyan? Yan, sa baba. Yan, dito lang po siya natutulog sa baba. Dito lang, sa may tapat po ng electric pan na yan na kulay blue. Simper po, malamig. Dapat sa kanya ay mayroong higaan na kahit man lang kutsun para naman hindi malamigan yung kanyang likod. At kunting lakad lang po niya, talagang hinihingal siya. At siya po ay nung nakaraan po ay sumuka na siya ng dugo. Buti lang at kanyang napaglabanan pa yung kanyang pagsuka ng dugo na yon. At ito lang po ang aking tiyahin ay may kunting tindahan. Hindi naman po sasapat yung pangailangan ng itong aking tiyuhin. Siyempre po sa dami din ng kanyang pamilya. Sa dahil po ng kanyang ano, ng kanyang pamilya, dito po lahat nakatira, ang kanyang ano, kanyang mga anak at manugang. Ayan. Ayan nga po guys, nakuha na ako ng bahay. At ngayon po ay nalaman na natin ang kalagayan ng aking tiyuhin. Sana naman po ay matulungan niyo ako para naman sa aking tiyuhin na yun may sakit sa baga. Nagkikitira lang sa kanyang kapatid, walang anak, walang pamilya. Ayan, sana po ay matulungan niyo ako na matulungan ko ang tiyuhin ko. Kumakatok po ako sa inyong mga puso na sana ay magamot yung kanyang kanyang sakit na TB. Sumusuka na po siya ng dugo. Ayan. Okay mga guys, at sana ay tuloyan siyang gumaling sa pamamagitan po ng inyong tulong. Ayan. Bye bye.